ang pagong at ang kuneho. Ako si kuneho. Ako ang pinakabilis dito sa kagubatan. Lahat ng hayop dito ay natalo ko na. Maliban kay pagong na ayaw lumaban sa akin dahil siya ay napakabagal. Ha 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 ha. Hindi totoo yan, kuneho. May mga bagay lamang na lubos na mas mahalaga ako na dapat gawin kaysa makipagkarera sa'yo. Sige nga, labanan mo ko sa isang karera at kung sino man ang makakarating sa pinakamalayong puno ay siya ang mananalo. Sige, pumapayag ako sa hamon mo. Mga kaibigan kong mga pagong, ako ay pumayag na lumaban kay Kuneho sa isang larong takbuhan. Samahan ninyo ako upang ako'y manalo at mapatunayan ang aking sarili. At dumating ang araw ng paligsahan. Ano, pagong? Nakahanda ka na ba? Oo naman, Kuneho. Handa na ako. Sisiguraduhin ko na hindi ka mananalo sa akin. Sige, Kuneho. Malalaman natin. Ang paligsahan ay mag-uumpisa na kapag sinabi ko, go, simulan na. Ready, set, go! At nauna kaagad si Kuneho habang nahihirapan naman sa paghabol si Pagong. At tuluyan nang nakalayo si Kuneho. Ha 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 ha, malamang sa hindi. Hindi niya na ako mahahabol. Mabilis talaga si Kuneho. Paano ako makakapantay sa kanya? Tutal, malayo na ang aming pagitan. Matutulog muna ako dun sa ilalim ng puno. Pagkatapos ng ilang oras, nakita ni Pagong si Kuneho na nasa isang puno nagpapahinga. Natulog si Kuneho. Mauunahan ko na din siya. Bilis, Pagong. Bibilisan ko pa. Ang sarap ng tulog ko. Naku, naunahan na pala ako ni Pagong. Yehey! Narating ko na rin ang pinakamalayong puno. Ang bilis ko! Nanalo ako! Nanalo ako! Yehey! Yehey! Paumanhin, Pagong. Akala ko hindi mo ako malalampasan. Sa paligsahan, maaaring ang bilis ay mahalaga. Ngunit ang pagtitiyaga at sipag ang siyang tunay na tagumpay.